Buti pa yung mga investment, pangmasa, hindi katulad ng sibuyas, ang mahal na. Kaya nga kung ikaw nais nang simulan ang pag-invest sa taong ito, ilan lang po ito sa pwede mong pagpilian dahil super affordable, kayang-kaya, kaya nga simulan mo na. Number one, mutual fund investment. Ano ba ang mutual fund investment? Ito yung basic na paraan para magkaroon ka ng shares sa mga malalaking companies na ito sa Pilipinas. Magkano ang puhunan? 1,000 pesos. Magkano ang pwedeng idagdag? Top up? 20 pesos. O, diba? 20 pesos. Malayo ang mararating niyan. Makakabili ka ng mga companies na ito. Pero ang sibuyas, may 20 pesos pa ba? Wala na. Pangalawa, Kaiser Saving Program. Ito ay isang 3-in-1. Ibig sabihin, meron ka ditong insurance, meron ka ditong healthcare, meron ka ditong investment. Capital, as low as 2,647 per month or 88 pesos a day, aba meron ka na nito tinatawag na Kaiser Saving Program. Pangatlo, MLife Most 18 with PDF. Yes, ito naman ay isang insurance product na maaari kang magdagdag para doon sa investment side. Kaya kung halimbawa, yung premium na 1 million, ang iyong edad ay 30 years old, maaari makapag-start ka dyan, annual premium of 7,000 plus. At syempre, meron kang initial na ilalagay doon sa iyong PDF na 6,000 pesos. At ang lowest na pwede mong idagdag sa investment side ay 1,000 piso. It's up to you na kung per month mo ba yan gagawin. Kasi nga, kapag kasi nasabi natin investment, meron kang goal na nais ma-achieve doon. Pang-apat, stock market. Of course, kapag ikaw naman nais magkaroon ng passive income, yung tinatawag na dividend income, piliin mo yung kumpanya na maaaring magbigay sa'yo ng dividend income. So, syempre, dahil tayo po ay nasa taong 2023, merong mga companies or stocks na magbe-benefit sa economic recovery. Katulad na lamang po ng banko, real estate, energy, and some other industry na maaari mong bilhin sa stock market. Ang capital, at least 5,000 pesos or 10,000 pesos sa isang kumpanya. So, ikaw na mag-decide, every month mo ba yan gagawin? Mag-focus ka lang talaga sa isang company na yan, then you can do that. Ngayon, paalala lang, bago ka mag-invest ng pera, mag-invest ka muna ng kaalaman. Kasi ang best na investment talaga ay ang investment in knowledge. Para naman, maintindihan mo, malalaman mo, at marirealize mo ano ba talaga yung investment na nababagay sa'yo. Kaya kung nais mo pang matuto, just let me know so that I can guide you.